least once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Ganyan ba ang aso mo kapag may lumalapit habang siya ay kumakain? Umuungol at ipinakikita ang kanyang mga ngipin? At para bang sinasabi niyang, huwag kang lalapit, kundi kakagatin kita. Kung ganyan ang aso mo, meron siyang food aggression. Delikado kapag hindi na-address ang behavior na iyan sa ating mga aso. Pwede itong magresulta na baka makakagat siya sa mga miyembro natin sa bahay o sa iba na hindi sinasadyang lumapit habang kumakain ng aso. Ang problema ng food aggression ay hindi limitado sa kung ano ang breed o laki ng aso. Pure breed o hindi, malaki o maliit, ay nakikitaan ang problemang iyan. Kaya pag-uusapan natin ngayon, kung bakit nga ba may mga aso na may food aggression? Normal ba ito? At paano ito mawawala? Sa maikling video na ito, ay iyon ang ating sasagutin mga ka-active post. Kung bakit nga ba may food aggression ng mga aso? At paano ito masusolusyonan? Bago po yan, please huwag po natin kalimutan i-subscribe ang channel na ito, i-like, at pwede rin po yung mag-comment sa baba kung meron kayong mga suggestion about sa topic na ito. So yun na nga, bakit may food aggression ng mga aso? O sa ibang pananalita, is bakit nagagalit ang karamihan sa mga aso kapag lumalapit ka habang sila ay kumakain? Una, dapat po nating malaman na ang ating alagang aso ay nagmula sa kanilang mga ninuno, ang mga wolf. At kahit na malayo na nila itong kamag-anak, ay dala-dala pa rin nila sa kanilang genes ang ugali ng mga wolf. Isa na nga dyan, ang food aggression. Doon kasi sa wild mga ka-active post, ay hindi madali ang paghanap ng pagkain. Kailangan nilang manghuli ng mailap at kung minsan ay mabangis ng mga hayop bilang mga pagkain nila. Kaya naman pag nakuha na nilang pagkain, ay pinoprotektahan nila itong mabuti. Walang sino mang hayop na pwedeng lumapit sa kanila habang sila ay kumakain. Itinuturing nila itong banta para sa pinaghirapan nilang pagkain. Kaya nagbibigay sila ng babala sa pamamagitan ng pag-ungol at pagpapakita ng mga ngipin na para bang sinasabi nilang, huwag mong subukin na agawin ang pagkain ko, kundi makakatikim ka. Ganyan-ganyan din ang iniisip nila kapag tayo ay lumalapit sa kanila habang sila ay kumakain. So paano masusolusyonan ang food aggression? May dalawa tayong paraan. Una, pwede nating sanayin ang ating alagang aso habang tuta pa ito na may tao sa paligid niya habang siya ay kumakain. Haplos-haplosin siya, hawakan ang kanyang food bowl at kausapin siya. Haplosin siya at sabihin sa masayang tono ng boses na good boy o good girl. Gawin lagi yun tuwing kakain siya. Sanayin na lumalapit sa kanya ang mga miyembro ng pamilya habang siya ay kumakain. Kapag nakasanayan na ng papi, magiging normal na lang sa kanya na may mga tao sa paligid niya habang siya ay kumakain at may iwasan na ma-develop ang food aggression. Sanayin ng papi habang bata pa ito. Ito ang pinakamahusay na paraan. Paano naman kung nag-adopt ka ng aso na adulto na? O kaya malaki na ang aso nung mapansin mo ang problema sa food aggression. Masusolusyonan pa rin ang problema ng iyan. Keep in mind na nagagalit ang mga aso dahil iniisip nila na banta ka sa kanilang pagkain. Naagawin mo ang kanilang pagkain at handa nilang protektahan ang kanilang pagkain. Instinct na nila iyon bilang mga aso. Paano masusolusyonan ang problema? Dapat ipakita mo sa aso na ang iyong presence ay hindi banta sa kanyang pagkain. Ikaw ay naroroon hindi upang agawin ang kanyang pagkain. Instead, ikaw ay naroroon upang bigyan siya ng mas masarap na pagkain kaysa sa kinakain niya. Paano natin gagawin yun? Una, habang kumakain ng ating aso, sa distansyang isang metro o higit pa, hagisan siya ng mas masarap na pagkain kaysa sa kinakain niya. Mapaano man iyon. Karne, isda, basta mas masarap kaysa na sa food bowl niya. Ihagis iyon sa food bowl niya pagkatapos ay umalis at muling bumalik sa aso na kumakain. Gawin ulit ang paghahagis ng pagkain sa food bowl. This time, mas malapit ka na. Then, lumayo ulit at bumalik
Gawin muli ang proseso. Gawin iyon hanggang hindi na nadarama ng ating aso na ang iyong presence ay bantaas sa kanyang pagkain. Makikita mo ng ating alagang aso ay mas matalino kasi sa iniisip natin. Mas madali lang nila itong maintindihan. Makikita mo sa reaksyon ng aso kung safe na ba na lumapit ka ng husto habang siya ay kumakain. Kung makita mo yon sa reaksyon niya, subukan mong hawakan ang football niya at lagyan ng mas masarap na pagkain. Gawin iyon ng ilang beses, haplusin siya at paulit-ulit na lagyan ng pagkain. Sa susunod na pagkakataon, imbis na umungol at magpakita ng ngipin ng aso mo, ay excited na siya sa paglapit mo dahil alam niya may mas masarap kang pagkain na isishare sa kanya. Sa katagalan, hindi mo na kailangan maglagay ng mas masarap na pagkain dahil mas relax na siya na kumakain dahil alam niya na hindi ka banta sa pagkain niya o hindi mo naman agawin ang pagkain niya. Ganyan ang ginawa ko sa aking Belgian Malinois. At the age of 3 months, nakitaan ko siya ng food aggression. Ang ginawa ko habang kumakain siya, isinagisan ko siya ng paulit-ulit ng adobong chicken liver. At gustong-gusto niya kaysa sa dog food niya. Kaya mula noon, ay tuwang-tuwa siya kapag lumalapit ako sa kanya habang kumakain siya. Kawag ng kawag ang butot niya at dinidilaan ng kamay ko. So kung may aso kayo na may ganitong problema, try nyo mga kakadipos. Magugulat kayo na madali lang nila itong mabago ang hindi magandang behavior ng ating mga aso. So yun na lang mga kakadipos. Sana nakatulong ang video na ito para masolusyunan ang problema natin sa food aggression ng ating mga aso. Maraming salamat.